dahil sa paglabas ng balita na tinatangka ng mga siyentipiko na ibalik ang ilan sa mga hayop na sadyang hindi na natin nakikita pa sa ngayon, ay tila ba nakakatakot naman talaga kung iisipin na may mga hayop na mas malaki pa sa kotse ang makikita natin sa ating kapanahunan. Ngunit sadyang may mga uri naman ng mga sinaunang hayop nang hindi na nga dapat pang buhayin pa, kung bakit ay sama-sama po nating alamin ang kadahilanan kung bakit ang mga hayop sa listahan ay binansagang ang pinakanakakatakot na hayop sa sinaunang panahon. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinopost ni Tinagalog. Dahil sa panuntunan ng Facebook at YouTube ay napakaraming video na hindi maaaring i-post. Ang mga videong ito naman ay makikita sa aking website na tinagalog.com. I-download lamang ang app sa inyong Google App Store. Doon ang lahat ng bagay ay atin pong malayang matatalakay. Magkita-kita po tayo, mga katinagalog, ang Dangkleestius. Kung sa ngayon, napakaswerte natin na maaari tayong malayang makapaglakbay at lumangoy sa kahit na anong karagatan sa kahit na anong parte ng mundo, ito ay mag-iiba sa oras na masilayan ang isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa karagatan. Ito ay nang sinuunang mga panahon. Ang Dangkleestius ay isang sinuunang isda na naghari naman sa karagatan 382 milyong taon na ang nakararaan. Ang isdang ito ay may habang 33 na talampakan, samantalang ang nguso naman ito ay tila ba may patusok na kalawit. Ito ay kasing tigas ng buto na kayang-kaya naman na humati sa kung anuman ang makakagat nito. Ang nguso nito ay maihahambing naman sa nguso ng snapping turtle. Sa loob ng nakakatakot nitong bibig ay makikita naman ang mga pangil nito na nagsisilbing pangkawit upang hindi na makakagat kawala pa kung anuman ang sawing palad na masisila ng nakakatakot na higanteng isdang ito. Ang Arthopleura. Isa ka ba sa katulad ko na takot sa ipis at mga bagay na gumagapang, lalo na kung ito ay hindi mo kilala? Pwes tila ba isang bangungot na sayo ay tatambad ang Arthropleura. Ito ay ang sinaunang centipede ng panahon ng dinosaur. Ito ay halos 9 na talampakan ang haba at makikitang gumagapang sa makapal na kagubatan ng mga sinaunang mga panahon. Ang magandang balita ay hindi naman pala ito kumakain ng kahit anong karne. Ito ay ayon sa mga siyentipiko na pinagbasehan naman ng mga nahukay nilang mga labi ng higanteng nakakatakot na centipede na ito. Imagine na lamang na kung ano ang gagawin mo kung sa pag-akyat mo sa kagubatan ay nakakita ng ganito kalaking nilalang at kayo ay nagkatitiga. Ang Spinosaurus. Ang pangalan ng nakakatakot na dinosaur na ito ay literal na ang ibig sabihin ay tusok-tusok na butiki. Namuhay ang Spinosaur sa huling bahagi ng Cretaceous period, 99 million years ang nakararaan. Kung natatakot sa T-Rex ay ayon sa mga siyentipiko na kung hindi kapantay ay mas malala pa ang uri ng dinosaur na ito. Ang nguso nito ay may 64 na malasimang matatalim na mga ngipin. Dagdag ng mga siyentipiko na base sa kanilang mga nakalap na ebidensya ay kaya ng dinosaur na ito na lumangoy sa katubigan. Kaya naman hindi lamang sa lupa ito naninila, ito rin ay nanguhuli ng makakain kahit pa nga ito ay nasa katubigan. Kung nakukulangan pa sa nakakatakot na katangian ng dinosaur na ito, ang Spinosaurus ay ang naitanghal na ang pinakamalaking uri ng dinosaur na kumakain naman ng karne o ang tinatawag naman nila na uri na carnivorous na dinosaur. Ito ay mas malaki pa sa T-Rex at Gigantosaurus. Ayon sa mga siyentipiko na base sa mga nahukay nilang mga buto, ito ay malamang naaabot sa halos 60 talampakan ng haba at tumitimbang naman ng 20 tonelada. Sa likuran nito ay tila ba ito ay may palikpik na parang isang layag. Kaya naman kung titingnan ay mas malaki pa ito dahil sa patusok-tisok nitong tinik sa kanyang likuran. Walang sino man ang magnanais na makasalubong ang higanteng ito sa kahit saan man. Maganda na ito ay wala na sa panahon ngayon nating mga tao.
ang Sarcosuchus. Marami na ang pamilyar sa higanting buhayang ito. Ang mga Sarcosuchus ay nabuhay ng mga panahon ng Cretaceous period hanggang sa Hyuftervan na kapanahunan. Ito naman ay 133 milyong taon na ang nakararaan. Ito naman ay natagpuan sa kalupaan ng Africa at maging sa South America. Ito ay humahaba ng 40 talampakan at maaari namang tumimbang ng halos 10 tonelada. Ito ay ang pinaka-nakakatakot na nilalang na nabuhay sa kalupaan. Ito ay sa kadahilanan na kaya nitong manghuli ng pagkain sa katubigan at maging sa kalupaan. Ito ay isang nilalang na napakahirap na matakasan sa oras na mapagdesisyonan ito na ikaw ay ang gagawin niyang panghimagas. Ang bungo pa lamang nito na nahukay ay umabot na sa 6 talampakan ng haba. Ang sinaunang buayang ito ay kumakain ng mga dinosaur nang walang kahirap-hirap. Kung sa panahon natin ang dinosaur na ito ay nabuhay, ay malamang hindi basta-basta ang paglalakbay sa karagatan. Ang Titanoboa. Minsan mapapaisip na lamang tayo na talagang marunong nga ang Panginoon. Kung sa panahon natin ngayon nabuhay ang higanting ahas na ito, ay malamang nawala nang naglalakbay pa sa kagubatan. Nabuhay ang higanting ahas na ito, 60 milyong taon na ang nakararaan. Ito ay sa kalagitnaan naman ng Pelosin Epoch. Ang higanting ahas na ito ay humahaba ng hanggang 42 talampakan at may bigat naman na 1,200 na kilogramo. Ito ay matatagpuan naman sa lugar kung saan ay mainit ang katubigan, katulad na lamang ng South America. Walang pinag-iba ang estilo nito sa paninila o panguhuli ng pagkain sa mga ngayon ay ang ahas na higante na anaconda. Mas madalas ito na makikita ng nag-aabang sa mga katubigan kung saan matyaga itong naghihintay sa mga nauuhaw na mga hayop upang doon ay uminom at saka naman ito ay kanilang sisilain. Kanilang mapapaslang ang kanilang mga biktima sa pamamagitan din ng pagpulupot nila dito hanggang sa ito ay malunod o di naman kaya ay madurog ang mga buto. Walang sinasanto ang Titanoboa. Kahit pa ang malalaking uri ng buaya ay ginagawa lamang nitong pulutan. Ang Gigantinosaurus. Ang sinuunang dinosaur namang ito ay matatagpuan sa ngayon ay ang kilala ng mga bansa na Argentina. Ang Gigantosaurus ay nabuhay ng kapanahunan ng Cenomanian hanggang sa huling bahagi ng Cretaceous period. Ito ay 68 milyong taon na ang nakalilipas. Ito ay may habang 43 talampakan ayon sa mga scientifico na ito ay mas malaki pa sa Tyrannosaurus rex at ang bungo pa lamang nito ay may haba na 5.2 talampakan at 64 naman ang ngipin nito na may sukat na 8 pulgada. Ito ay tila ba isang sima na nagsisilbi bilang ang pangat-ngat nito sa laman ng sawing palad naman itong magiging hapunan. Sa nakalap na ebidensya ng mga eksperto na tila ba ang uri ng dinosaur na ito ay parang mga haina at tigre, grupo-grupo sila kumanghuli naman ng pagkain. Isa umano sa kanilang paboritong kainin ay ang mga sauropods. Wala namang pinipili ang dinosaur na ito. Kahit pamaliit ng uri ng hayop ay kanila ring kinakain. Ang Pomeromys Pattersoni. Isa ka ba sa mga taong takot sa daga? Pwes ang Pomeromys Pattersoni ay isa sa mga nilalang na tila ba hinango naman mula sa bangungot. Ang dagang ito ay nabuhay sa ilog ng Orinoco Delta. 8 milyong taon na ang nakararaan. Binigyan ng tila ba nickname ng mga scientifico ang malahiganting dagang ito. Ito ay kanila ring tinatawag na ang Ratzillas. Ito ay sa kadahilanan na ang dagang ito ay 10 talampakan ang haba at 5 talampakan naman ang taas. Ang kanilang mga ngipin ay 1 talampakan ang haba. Ang mabuting balita ay ang mga higanting dagang ito naman. Kung hindi pakikialaman, ay wala na ring pakialam sa kung sino man. Sila ay ang uri ng mga dinosaur na herbivores o pawang mga halaman lamang ang trip ng ngat-ngatin.
ang Gigantopithecus. Isa ka ba sa mga nahihilig sa kwento ni Bigfoot? Malamang na isa ito sa mga bagay na nais mong malaman. Nang kapanahunan ng Pleistocene ay mayroon naman talagang uri ng unggoy na talaga namang napakalaki. Ito nga ay ang tinatawag nila na ang Gigantopithecus. Ito ay matatagpuan naman sa ngayon ay ang mga bansang China maging sa bansang Thailand, Vietnam at Indonesia. 100,000 taon na ang nakakaraan nang maglakad sa kalupaan ang higanteng tila ba malaunggoy na uri ng hayop na ito. Ito ay may taas na 10 talampak. Ayon sa mga siyentipiko na ang haba naman ng kanilang braso ay umaabot sa 12 talampakan. Isa ito sa mga hayop na tila ba pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko kung talaga bang naubos na o may mga lugar na sadyang iilan pa ang natira na katulad naman nila. Ang Megalodon. Para sa akin mga kapuso, bukod sa higanting ahas, ang pinakanakakatakot na nilalang na nabuhay sa panahon ng mga dinosaur at magpasalamat na lang tayo na wala na sana ito sa ngayon ay ang Megalodon. May mga haka-haka na mayroon pa rin ito sa kailaliman naman ng Mariana Trench. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin namang makapagpatunay nito. Ang pangalang Megalodon ay nangangahulugan na malaking ipin o big tooth. Nabuhay naman ang higanteng nakakatakot na pating na ito 3.6 na milyong taon na ang nakararaan. Ito ay sa panahon ng Miocene hanggang sa Pliocene na era. Ang panga nito ay kayang umabot sa 7 talampakan. Sa loob naman ito ay matatagpuan ang 276 na malakot silyong talas na mga ngipin. Ito ay nakadesenyo upang puniti naman ang laman ng kaawa-awa nitong mabibiktima. Ayon sa mga siyentipiko na maihahambing naman ang ugali ng Megalodon sa mga makabagong pating sa ngayon. Partikular naman ang uri na tinatawag na ang Great White Shark. Kung sa panahon natin ito ay nabuhay o magkamali ang mga siyentipiko na ito naman ay mapagtripang buhayin, ay malamang na ito ay ang magiging isa sa pinakamalaking banta sa mga tao. Partikular na kung ang hanap buhay ay ang paglalakbay sa malawak at misteryoso nating mga karagatan. Napakarami pang mga nilalang na tila ba pinili upang mawala. Ito ay sa kadahilanan na upang tayong mga tao naman ay mapagbigyan ng daan upang tayo ay makapag-evolve naman sa kung ano nga tayo sa ngayon. Ngunit para sa akin mga katinagalog, minsan napapaisip din ako. May mga higanteng nahuhukay din sa ating kapanahunan ngayon. Isa sa mga ito ay may taas din na 25 hanggang 35 na talampakan. Isa sa hiwagang nais kong matuklasan ay kung meron ngang nabuhay na tao sa panahong ito ay malamang na balanse din ang laki at taas ng mga ito. Kung ano pa man iyon ay tiyak na napakatalino at napakamakapangyarihan nang lumikha sa lahat ng nilalang sa sanglibutan. Mga katinagalog, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking topic na ang 10 pinakanakakatakot na sinaunang mga hayop. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang bagong video ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, advance Merry Christmas, and peace out!